namang sulat ang babasahin natin sa araw na to. Dear Bess, pasensya na pero isishare ko ngayon, Bess, ang mapait na istorya ng buhay ko na mas mapait pa kaysa ang palaya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Agua, short for Aguanta. Para sa mga di Bisaya, ang Aguanta ay Bisayan word ng tiis. Bisaya ako, Bess, pero nagtatagalog ako dito para maintindihan ng lahat. Isishare ko ito, itong istorya ng malungkot na istorya ng buhay ko, di para kaawaan ako, kundi para ma-share ko ang mensahe na maaaring maging eye-opener sa iba. Huwag mo akong kaawaan, Bess, dahil sobrang awa na ang nararamdaman ko sa sarili ko, kaya di ko kailangan ng awa ng ibang tao. Medyo madrama talaga itong istorya ng buhay ko na i-share ko ngayon. Alam mo ba yung feeling ng wala kang mapagsabihan, ng bigat ng iyong naramdaman, dahil ayaw mong kaawaan ka pero kailangan ipalabas para gumaan ang pakiramdam? Di ko kailangan ng awa, kailangan ko ng pangunawa. Salamat sa Dear Bess at malaya kong ma-share ang mapait na karanasan ko sa buhay. Kung may mag-judge lang sa akin ay okay lang dahil di ko naman kilala. Malungkot man ang istorya ng buhay ko, ay huwag kang malungkot, Bess. Dahil ang purpose ng sulat ko na ito ay di para magpalungkot sa kahit na sino, kundi para mag-share lang. Ang haba ng mga sinabi ko pero di ko pa nasimulang isalaysay ang mapait na istorya ng buhay ko, kaya sisimulan ko na. Isa ako sa mga mahirap na nilalang sa mundo, isinilang na mahirap at lumaking mahirap. Lumaki akong nasaksihan ko ang paghihirap ng aking ina, kaya nangarap ako na sana isang araw ay mabigyan ko ng kaunting ginhawa sa buhay ang aking ina. Dahil nakakilala kami sa squatter, kaya na makapagtrabaho ako abroad, ay nagsumikap akong mabigyan ng sariling bahay at lupa ang aking ina. Ano nga ba ang squatter, Bess? Ang squatter ay yung mga nakatira ang lupa ay pagmamay-ari ng iba na di pinahintulutang makatira o di tinatira o kaya di alam na may-ari na nakatira sa lupa ng may-ari. Sa awa ng Diyos, tininig ng mahal na Panginoon ang aking mataimpin na dasal. Pero nakakalungkot kasi ayaw ng aking ina na tumira sa bahay at lupa na inutang ko pa ang pambili kahit ayaw ko ang mangutang. Pero dahil mahirap lang ako ay wala akong cash na pambili. Ang gusto ng aking ina, Bess, ay ayusin at panggandahin ang bahay namin na nasa squatter. Ayaw ko, Bess, dahil pinaghirapan ko ang pera ko. Ayaw ko masayang ang pera ko na galing sa paghihirap ko. Ayaw, di pwedeng magpaganda ng bahay sa squatter, Bess, dahil walang nakakaalam kung kailan mapapalaya sa squatter. Dati kasi, Bess, pinatira kami ng kamag-anak namin sa lupain nila. Dahil matagal na kaming nakatira ay syempre nung nakapagtrabaho na ako ay nakapagbigay na ako ng tulong para maayos ang bahay namin noon. Nasiminto na ang bahay namin noon tapos giniba lang dahil pininta ng kamag-anak namin ang lupa niya sa bangko. Kaya nakakalungkot isipin, Bess, ng pinagharapan kung pera ay napunta lang sa wala. Kaya after noon, naging squatter na kami. Alam mo ba, Bess, na nung time na yon na nagtatrabaho ako sa Manila, pinapadala ko lahat ng sweldo ko, halos wala na matira. Noodles na lang ako araw-araw kasi mura lang ang noodles, tapos minsan mabusan ang pamaysay sa jeep papunta sa trabaho. Ang sakit, diba, Bess? Kaya nadala na talaga ako, Bess, dahil kung yung pagtira sa lupa ng kamag-anak namin ay wala ngang kasiguraduhan. How much more sa pagtira sa squatter, di ba? Alam mo, Bess, yung mga magulang ko ay may kanya-kanya silang namanang lupain sa kani-kanilang magulang. Pero dahil di sila wais,
kaya yung namana nila ay wala na. Ang swerte nila dahil may namana sila sa magulang nila, tapos sila ay wala man lang na itulong sa magulang nila. Tapos ako na anak nila, hirap lang ang naibigay nila na gusto pa makatulong sa kanila ay di pa nila ma-appreciate. Di ko kailangang i-appreciate nila ang pagtulong ko, best. Ang gusto ko lang, best, kahit wala silang pakialam sa aking nararamdaman kung okay ba ako o hindi. Sana maintindihan nila na di ako namumulot ng pera kaya ayaw kong mag-aksaya ng pera. Masakit sa akin, best, na ipamukha sa akin na wala akong silbi dahil nasa abroad daw ako pero ang ina ko daw ay ang pangit ng bahay. Yung bahay na binili ko, best, ay maayos. Di man mansyon, pero okay kaysa bahay namin na nasa squatter. Sobrang sakit, best, na ginawa ko naman lahat at binigay ko naman lahat ng kaya kong ibigay pero di pa rin sapat. Sa mga magulang na nakikinig nito, lagi niyong tandaan at huwag niyong kalibutan na di ginusto ng anak niyo na lumabas sa mundong ito, kaya huwag niyo namang ipapasan sa anak niyo ang mundo. Kung di kayo asset ng anak niyo, ay huwag naman kayong maging liability ng anak niyo. Di masamang din niyo mabigyan ng magandang buhay ang anak niyo, pero huwag niyo namang pahirapan ang anak niyo. Dahil kayo ang naglabas ng anak nyo, kaya kayo ang may responsibilidad sa anak nyo at di kayo responsibilidad ng anak nyo. Kung may maitulong man ang anak nyo, ay tanggapin nyo. Maging kontento kayo sa kahit anong may tulong ng anak nyo dahil uulitin ko, di kayo responsibilidad ng anak nyo at di lahat ng anak ay mabuti o tumutulong sa magulang. Kaya kung mayroon kayong anak na tumutulong sa inyo, ay huwag nyo namang pahirapan o pagmukhaing masama. Hanggang dito na lang, best, at sana ay positive ang dala ng mensahe ko ito sa mga magulang na nakikinig nito. Dahil medyo mahaba yung istorya ng buhay ni Cinder, hindi ko na habain pa ang sasabihin ko, kunti lang yung sasabihin ko. Ang tanging masasabi ko lang ay kudos sa mga anak na tumutulong sa mga magulang nila. Kahit nahihirapan na, pagpatuloy niyo lang kasi pagpapalain kayo ng Panginoon and God will bless you more. Sa mga gustong magpadala ng mag-share ng story ng buhay o kaya gustong humingi ng payo o kaya may gustong ipadala ng mensahe sa isang tao, ipadala nilang sa aking Facebook page na Marvelous Best o kaya kung alam niyo ang aking Facebook ay i-message niyo lang sa akin. Dahil may chance kayo na mananalo ng 777 pesos at the end of the month kasi kung sino yung may pinakamaraming views plus likes at the end of the month ay mananalo ng 777 pesos. Hindi pang kabuhayan showcase yung premyo, pang katuwaan lang, kaya 777 pesos yan, mga best. And bago ko tapusin ang video ito ay gusto ko magpasalamat sa aking magandang damit, cute na damit, sexy na damit. Maraming salamat sa sponsor ng aking damit. Thank you, ay, thank you. Maraming salamat. Feeling ko ang sexy ko. Thank you. Thank you na marami sa sponsor ng damit ko. I really, really appreciate it. Grabe, thank you. See you sa susunod na Webes. Dito lang sa Dear Best.